po ba nadududa na ang mag-asawa, at ito po'y para sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, ay pwede magkaroon ng magkaibang domicile. Pero ang mag-asawa ay obligado sa ating batas na manirahan lamang sa iisang lugar. Yung tirahan na yun ay hindi nangangahulugan na yun ang kanilang domicile. Yung tirahan na yun, yun ang tinatawag nilang conjugal dwelling, conjugal residence. Pero hindi yun ang kanilang domicile. Ang dami pong mga pagkakataon dito sa ating politika ngayon na mag-asawa ay may magkaiba na posisyon. Magkaibang posisyon na kung saan yung isa ay lumalabas domicile nito at yung isa naman ay lumalabas domicile ng ibang lugar o ibang probinsya. So, bawal ba yun? Hindi po bawal yun. Kasi nga po, iba po ang election law sa civil law. Diba? Ang ibig sabihin, sa civil law, obligado sila mandatorily. Sa election law, kahit hindi magkatulad, pwede po yun. Hindi na, attorney, pero sabi nyo, in-admit nyo naman talaga na in-surrender ang kanilang family home, pero sabi nyo, pwede magkaroon ng magkakaibang domicile? Tama po yan. Yun ako po ay niliwanag ng Supreme Court. At yung sinasite ko pong kaso, sabi ng Supreme Court, aba eh, yun na nga, pwede magkaiba sapagkat ang purpose ng isa ay para magbuo ng isang pamilya. Yung purpose ng isa ay maaaring para tumakbo. Alam mo po, madami nga po tayong pagkakataon. May isang kaso po dyan. 20 taon siyang hindi umuwi sa kanyang lugar, sa kanyang bayan. Tumakbo siyang congressman, pinapadisqualify. Ano sabi ng Supreme Court? Tama, yun ang kanyang domicile. Ano ibig sabihin? Kahit hindi araw-araw siyang nakatira doon, kahit na hindi siya lagi umuwi doon, kahit na 20 years, after 20 years siyang umuwi, sabi ng Supreme Court, yun ang kanyang domicile. Diba? Pero, ang kanyang naging tirahan na, o yung conjugal dwelling, dito na sa Maynila, kasama ang kanyang asawa, kasama ang kanyang anak. Tanong, bawal ba siyang tumakbo doon sa kung saan siya nanggaling? Hindi. At siyang po, ang kauna-unahang naging kaso niyan, ay tandaan natin, Imelda Romualdez Marcos case versus the Comelec. Si Imelda Romualdez Marcos, pinanganak sa Leyte, lumipat po siya, papunta po siya sa may Malacanang, nagpunta sa San Juan, nagpunta sa Ilocos, pumunta sa Hawaii, bumalik sa Leyte, tumakbo po siya doon, pinapadisqualify. Ano sabi ng Supreme Court? Yun ang kanyang domicile of origin. Na kaiba sa domicile of origin ng kanyang asawa, sapagkat ang kanyang asawa taga Ilocos. Pero bakit pinayagan siya magkaroon ng domicile? Sapagkat hanggat hindi ka nagpapakita na binabago mo ang domicile mo, iniiba mo ang domicile mo, yun ang iyong domicile. Pero ang iyong conjugal dwelling or house, iisa lang. Kung saan yon itinayo ng mag-asawa sa base sa napag-usapan nila. Pinakasimpleng explanation, ikaw ay taga Bicol, ang asawa mo taga Quezon, pero dito kayo nakatira sa Maynila. Tanong, pwede ba siyang bumoto sa Quezon? Ikaw, pwede ka ba bumoto sa Bicol? Samantalang dito kayo nakatirang pareha sa Maynila? Sagot, oo. Sapagkat yun ang magkaiba niyong domicile, pero ang inyong conjugal residence, Manila. Attorney, based din sa dito sa first hearing, confident ba kayo na matanalo kayo sa case? Given na malapit na rin po yung campaign period for local Sobrang taas po ng paniniwala namin na ibabaliwala ng ating pong kagalang-galang na commission election ang kasong na-file sa mag-asawa. Sapagkat sasabihin nila, ina-exploit yung batas. Sasabihin nila, bakit ginaganyan yung batas? Yun po yung batas eh. At tama po yung sinabi kanina ng ating kagalang-galang na komisyon. Sa bandang huli nga po maaaring hindi sila ang tamang body na kung saan ipahatid nila ang kanilang sentimiento. Siguro nga dapat baguhin ang batas. At pagkabago ng batas, tsaka natin sabihin na bawal magkaiba ang domicile at tsaka residence. Pero sa kasalukuyan, pwede po kasi yun. Magbabayolin ka ba ng batas kung pinapayagan mismo ng batas? So, wala po exploitation doon. Ang ibig sabihin lang, we are trying to exercise a right guaranteed by the law itself. Attorney, para lang sa kalaman ng mga manonood, hindi master, can you explain anong difference ng domicile at residence? Yung pong residence talagang place of abode lang po yun. No, ibig sabihin, isang bahay, at ang sabi nga po ng batas natin at ng Korte Suprema, ang isang tao ay pwede magmay-ari ng napakadaming residences. Yun po yung residence. Pwede siyang madaming bahay. Di ba? May bahay ka dito, may bahay ka dyan, may bahay ka doon. Pero iisa lang ang iyong domicile. Ano yun naman yung domicile? Ang domicile ay isang lugar na kung saan kahit na anong mangyari, babalikan at babalikan at babalikan mo yan. Samantalang yung residence, pwede hindi mo balikan, pwede pansamantala lamang yun eh. Samantalang itong domicile, kahit anong mangyari, umalis ka man, mawala ka man, mag-asawa ka man, lagi mong babalikan. Yan po yung domicile na tinatawag. Sir, I see. Parang may narinig din ako na gusto mo pang ipa-disqualify dito sa public petition. I mean, ipa-dismiss dito sa public petition.
Yes, sapagkat may technicality po tayo nakita. Sinabi po ng Supreme Court dun sa kaso ni Grace po versus Lamansares versus the Commission on Elections na modesty aside po rin po ang naghawa. Sinabi ng Korte Suprema na ang COMELEC ay walang kapangyarihan na mag-disqualify ng isang kandidato. Meaning yung issue ng eligibility. Eligible ba siya? Qualified ba siya? Dahil wala siyang resident. Wala po siyang kapangyarihan. May kapangyarihan, ordinaryong korte, at pagkatapos kung anong desisyon ng ordinary korte, pag sinabing wala kang residente dyan, tsaka mo ipa-disqualify o patanggal ang isang kandidato. Ang nangyari po dito, walang kahit anong desisyon, dumidiretso sa COMELEC on the issue of eligibility, ay bandang huli po, yun po ay violasyon ng desisyon ng Grace po versus COMELEC. Ang dami na pong dinismiss na ng COMELEC dahil sa in-invoke ng COMELEC yung kaso ng Grace po na yan versus na Commission Election. At bilang panghuli po, nung nakaraang linggo, sa Bataan versus Sabia, nagdesisyon po ang COMELEC First Division. Na parte rin ng buong komisyon, ang sabi nila, ang husband and wife can have two separate domicile at the same time, but must live in one conjugal residence. After po nito, ano na mangyayari? May pinapasubmit po sa inyo? After nito, may pinapasubmit po kami kung ano gusto namin paliwanag pa. May gusto pa kami i-explain. Sa aming part po, so, pag nakita niyo po kasi yung aming memorandum, mukhang wala na po kami papaliwanag. Mukhang nasagot naman po namin lahat ang gusto mong maitanong sa ating kagalang-galang na komisyon. May appeal na lang po kayo sa COMELEC na parang speed up na lang yung resolution sana ng po, case? Sana po, kasi po alam nyo nakalagay ba mismo sa batas na ang isang disqualification case o ganitong klaseng kaso ay dapat madesisyonan bago man lang mag-eleksyon. Dito po malapit na po kasi ang printing ng balota. Siyempre po walang kaduda-duda, masasama naman po ang pangalan ng mga Cayetano sa balota. Kaya na po mas magandang walang agam-agam kung ano man ang maging desisyon, ay haharapin po namin yan para kung sakali man pong maging pabor sa amin, hindi mas maganda po, life will have to go on, and at least po peacefully, makakapagdiretso na po kami sa kampanya. Attorney, one last, may nabanggit yung mga abogado na domicile for convenience daw yung Serendra. Anong bang sabi niyo doon? Siguro po yun ay wala sa batas, yun ay sa kanilang paniniwala lang po. Wala naman po akong nabasa na domicile for convenience. Iisa lang po ang domicile, domicile lang po. Domicile, at ito po ha, sinabi ng Supreme Court, kahit ang pagbabago mo ng domicile para makatakbo ka lamang, hindi po yun importante. So long as you have the intention na baguhin ang iyong domicile, so long as you have the intention na tumira dyan permanently, and so long as you have the intention to convert that as your new domicile, then regardless of your reason, that is your new domicile. Sir, sabi ng kampo nila parang niloloko lang daw na mag-asawang Cayetano ang sambayan ng Pilipino. How would you respond to that? Ang problem po kasi natin yung mga ganong klaseng argumento. At sinabi na rin po nila yan, magmula sa issue ng political dynasty, panloloko. Wala po kasi ang puwang sa mga ganitong argumento dito po sa COMELEC. Sapagkat ito po ay labanan, sinabi ng COMELEC, ng batas at ng mismong facts. So magdidepende lang po sila sa ganyan kasi hindi po sila pwede mag-desisyon base sa emosyon o sa mga speculation lamang ng mga partido.